Jesus is the Son. I know Jesus is the Holy Ghost. And all these three are one. Let me tell you who Jesus is. He's the rock of all ages. He's the Alpha and the Omega. He's the Heavenly Father's, the beginning and the end. Much more than this, my friend. Tonight for being here at ikaw kapatid na nakikisa ngayon sa gawain ito. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos, and I would like to give you a commendation for doing good and doing your best for God. Mga kapatid, very limited po lamang ang oras ng tao dito sa lupa. Kung atin pong titingnan, ang pagbabalik ng Panginoon started already. Ever since He went up to heaven, He promised to be back. Kung kaya kapatid, ang long wait is not yet over, but it has started, and our Lord is going to come first to take His church away, and then second, naniniwala ako na hindi naman tayo kasama doon sa gira po ng Armageddon. Nandoon po tayo sa likuran ng Panginoon. We shall be witnesses to what the Lord is going to do to fight for His people, Israel. Pero hindi po tayo, mga kapatid ko, kasama na nasa lupa, kundi bagkos, tayo po ay nasa likuran ng Panginoon. We shall be witnesses to the wonderful thing that God is going to do, sapagkat ayon po sa Biblia, sa gira po ng Armageddon, mga kapatid, susupukin lang po niya yung kalaban sa pamagitan po ng kanyang salita. Ano po? And so tonight, let us worship the Lord. Lord Jesus, I thank you for this great privilege, hallelujah, that you have made us your sons and daughters. I thank you for this opportunity whereby we can gather in together, and we can sing praises unto you. In other places like in California, they are prohibited from singing songs to God. And here in the Philippines, Father God, we thank you that because the Filipinos are loving people and who love God very much, I thank you, Jesus, for the freedom that is still we can sing and we can serve you, O Lord God, with all of our heart, in spirit, and in truth. And I thank you tonight for being your spokesperson, that you have made me a prophet, your speaker, your mouthpiece, Lord God, to deliver your word tonight. Bless each one, Father, that is going to hear your word and obey, Father God, for your glory, in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Hallelujah. My brothers and sisters, I would like to give a very good message about how to enter into the kingdom of God. Sapagkat ito ang kailangan po ng tao. Anybody who cannot enter into the kingdom of God, magiging useless po yung service mo. Sayang. And that is why we have to capitalize on this, on how to enter into the kingdom of God. Ang mga tao po, people
are too busy about their lives here on earth. But of course, yes, it is important, but we have to think it over and over again, and always, life on earth is just temporal. This is temporary. And it is very short. At ngayon, mga kapatid, mukhang pinaglalaruan na lamang ang buhay. We don't know kung ano po ang mangyayari. Like for example, in California, pinagbabawalan na silang kumanta. Where in the world can you find na mayroon pong batas na nagbabawal kumanta? Is it not nonsense? Hindi kaya ginagawa ng parang laruan na lang ang tao? You cannot sing. Anong klase yun? Hindi ka lang pwedeng umawit. It's even your right to sing. But why are you forbidden from singing? Hindi ba halatang halata na they are exercising the control, state control, to control every individual? Kahit ang Diyos, mga kapatid, hindi po nagbabawal sa atin umawit. Utos pa nga niya, sing unto the Lord a new song. Diba? And so, how to enter into the kingdom of God, because maraming nagtatanong at marami pong debate tungkol dito, and I would like to contribute something also. Sana po makakatulong, at kung ito ay inyo pong marapatin, please share it to others as much as you can. This is the real message, mga kapatid. Wala po tayong itatago dito. Kung mayroon pong masasaktan, bahala silang masaktan, mga kapatid. Basta po malalaman po nilang katotohanan on how to enter into the kingdom of God. Forget your religion, forget your groups, forget your learning. Please behave well. Ngayon, atin pong pag-usapan itong how to enter into the kingdom of God as if we don't know anything. Because if you have the proper knowledge, and you will find out that what we are going to study tonight is the one that you have already have in your heart and in your mind, and that's fine. Diba? What's wrong? Pero kung lihis ang iyong naintindihan at iyan ay baliktad, kapatid, take note that there is only one life. There is only one chance. You miss the chance, you miss everything. So, because of the love of God, I am compelled to bring this unto you, to submit this to you, to preach this, to teach this, mga kapatid ko. I have made the material right from the Bible. I have done the thorough research about it. And makarelay ka, kapatid ko, 100% deep in my heart and in my mind, that's what I believe. And I think, mga kapatid ko, yan din po ang katuruan ng mga apostoles. Wala po akong tinatanging religion dito. Wala akong tinatanging grupo, sikta, o denomination. Kapatid, this is for you. If you are gonna listen tonight, God is going to bless you and mapapabuti ka. Okay, so how to enter into the kingdom of God? The kingdom of God at saka kingdom of heaven ay isa po ang ibig sabihin. Amen? Sa Isaiah 1:16, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Yan po ang utos ng Diyos, mga kapatid. Hugasan natin ang mga sarili, atin pong linisin natin ang mga sarili, alisin natin yung mga masama nating gawa at yung mga masama sa ating mga mata, at tumigil tayo sa kapagawa ng masama. Amen po. In 17, Isaiah 1:17, learn to do well. Mag-aral tayong gumawa ng mabuti. Seek judgment. Atin pong hanapin, mga kapatid, ang katulan ng Diyos. Humatol tayo ng tama. Relieve the oppressed. Atin pong bigyan po ng tulong yung medyo pinapahirapan, no? Judge the fatherless. Atin pong, mga kapatid, kong bigyan ng katarungan yung walang mga magulang. Plead for the widow.
atin pong ipakikiusap at atin tulungan maging yung mga babaeng bao, yung wala na pong asawa, lalo kung matanda na mga kapatid at may sakit pa. And 18, come now. Let us reason together. Aba, utos pala ng Diyos mga kapatid na magkatuwera lang tayo. It is not because that there are people who are teaching the Bible that we will believe right there. Kinakailangan, we have to dwell in reason. Humalap tayo ng katuwiran. At ating tingnan mabuti kung yun ba'y matuwid o hindi. Baka naman meron lang silang binibinta. Baka meron lang silang pinopromote. Baka itinatas lang ng kanilang organization para lumaki sila. O baka makilala sila mga kapatid ko. Pero ang kaligtasan mo, very important. Hallelujah. So, let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Dapat daw magkatwiranan tayo mga kapatid na kahit daw yung ating mga kasalanan ay mapupula at lubos na mapula mga kapatid, ito ay mapapaputi ng Diyos na tulad po ng snow, yung nibe, at magiging mapulang mapula po ang ating kasalanan, ito po ay gagawin ng Diyos na maputi tulad po sa isang maputing tupa na bagong paligo. Okay. Now, tandaan po natin na if we are willing what? Willing to enter into the kingdom of God. Ano po? There are people who are just willing to build up their kingdom on earth. They just want to build their own kingdom on earth, mga kapatid. Gusto lang nilang lumaki yung kanilang organization. Gusto lang nilang sumikat. Gusto lang yumaman, mga kapatid ko. Of course, maganda siguro para sa kanila yun. Pero sa akin po, think of this. You have only one life. Anong pakikinabangin mo? Maangkin mo buong daigdig. Mawala yung kaluluwa mo. Di po ba? If you are willing and obedient, therefore we have to be willing and we have to obey God according to His word. Di ba? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Okay. Ang land po mga kapatid na tinutukoy dito ay ang heaven. Atin pong kakainin po ang buti po ng lupain ng Diyos sa kanyang kaharian, ang kaharian ng Diyos sa langit. But if you refuse and rebel, kung aayaw ka at ikaw ay sasalangsang, you shall be devoured with a sword. Mamamatay ka lang. Muubos ka lang. For the mouth of the Lord has spoken it. Sabi ng Diyos, impierno ang pupuntahan mo kapag ikaw ay aayaw-ayaw at ikaw ay sasalangsang, wala pong patutunguhan kapatid. Tandaan mo, kahit umaman ka pa, kahit maging successful ka pa, pagdating mo sa dulo, pagtanda mo, kahit na abot pa sa alapaap yung kayamanan mo, iiwanan mo yan. Praise the Lord. Hindi kita tinatakot ngayong gabi, pero I am just talking sense mga kapatid, sapagkat napakarami na pong nangyari sa ating daigdig ngayon. We've got to be very sure, kasi po higit pa sa nalulunod na barko sa isa pong karagatan na tossed by the wind at waves, mga kapatid ko, at ikaw ngayon ay nalulunod, lumalangoy ka, kinakailangan mo, mga kapatid, ng iyong gagabayan. Kailangan mo dito ng makakapitan. At ang tanging makakapitan natin dapat, ang Panginoon. Kung atin pong ayusin pag-iisip at atin pong hanapin sa buong puso natin at sa buong isipan natin ng Panginoon, matatagpuan po natin siya. Pero kung tayo mga haphazard lang at medyo kapit lang tayo sa religion, kapit lang tayo sa ating organization, kapit lang tayo sa ating sikta, at meron tayong mga iniisip na iba mga kapatid na ang iba nga ginagawa pang negosyo ang religion para yumaman. Now, mga kapatid, I'm so sorry, pero magtatapat ako sa inyo, it is no longer worth it now na yumaman ka dito sa lupa. Tingnan mo nga, isang araw, I would like to submit to you na napag-aralan po namin na ngayon, the world is going to the globalization of one world government. In the one world government, money is not going to be used anymore. Ano pong pairalin? Membership na lang. Pag ikaw ay member at mayroon kang tatak, if you have the COVID, do you know what COVID is? COV. Certificate of vaccine.
ID. If you have COVID, you can eat. You can buy. Pag-aral mga anak mo. Darating po ang panahon na kung matutuloy po yung vaccine, hindi na pwedeng pumasok na wala kang bakuna. Everyone will be vaccinated. Kita niyo yun? Membership. So, if you are worrying about your money at gusto mong yumaman, and that's good, do your best. Pero ang pakiusap ko sa iyo, please remember that you have only one life and you've got to take good care of your life in order for you to be saved and be able to enter the kingdom of heaven. Amen? So kapatid, hindi ko man pwedeng iiyak sa inyo, di man pwedeng luluhod ako sa harapan ninyo para ipakiusap sa inyo na inyo pong pakinggan ito. Pero pakinggan nyo lang kahit magsasawa kayo, minsan lang ito kapatid ko at baka hindi mo na muling madidinig sapagkat very busy ka. Hallelujah. In Jesus' name, aking dalangin na ikaw pagpalain ng Panginoon at ngayong gabi, harinawa na buksan ng Diyos yung puso mo at isipan para po makapasok itong very important na message ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. John 3, 1-7, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Teacher, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no man can do these miracles that you do except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus says unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto you, you must be born again. Kapatid, this is a generic scripture na ginagamit po ng mga tao and they would want to present a certain procedure to be born again. Some others, because gusto nilang mas madali, they would just say that there is a prayer for you to become born again. At napatunayan ng pakaramihan, mga kapatid ko, na nangamatay na lang yung mga evangelist na yon, na mga fake evangelist, mga kapatid ko. They have gathered a lot of people at they have gathered people to become members of their church and followers of them, mga kapatid ko. Pero these people are also lost like them. Sapagkat Inbinto lang po, they invented a prayer that they say, once you pray about that prayer, sinner's prayer, ikaw daw ay maliligtas na at ikaw daw makapasok na sa kanilang langit because you have received Jesus Christ in your heart. Yan po ang dapat nating tandang mabuti mga kapatid na ang sabi ng Panginoon, except ye must born in water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Now, ano po ito? Ano po itong John 3:5 nito, mga kapatid ko? Sabi dito ng Matthew 7:21, Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Now, itong Matthew 7:21, mismo ito, sa harapan mismo, ng Panginoon, magkiklaim ang mga tao na sila po ay nag-serve sa Panginoon. We have known you, Lord. At bakit? Kung di pa nila alam, mga kapatid, tingnan mo. Sa 22, sabi nila, ang sabi ng Panginoon Hesus Kristo, sa araw na yan, marami ang magsasalita, magsasabi, Panginoon, Panginoon, kami po inangaral ng iyong pangalan. So these people know Jesus Christ and the Bible. Oh, and in your name have cast out devils. These people also believe in the name of Jesus Christ as powerful God and he can cast out devils. And in your name have done many wonderful works. Itong mga tao na to ay gumawa rin sila ng mga malalaking mga bagay para sa Panginoon, mga kapatid.
And there's nothing wrong with that. That is very commendable. Amen. Very commendable. Pero kulang. Kulang po yan. Wala akong sasabihin sa inyo ngayon na ginawa nilang mali. Lahat yun ay vital and necessary and contributory in order for you to be able to enter into the kingdom of God. Pero kinakailangan po, mga kapatid, ang isang elephant, kung mayroon pong buntot, hindi pa siya elepante. Kung ang elephant ay mayroong apat na paa, hindi pa po siya elepante. Mayroon siyang katawan, hindi pa rin siya elepante. Mayroon siyang tainga, kulang pa rin. Kinakailangan po na mayroon siyang ulo at kumpletong makita mong elephant na naglalakad. Amen? And so, ngayong gabi po, many will say to the Lord that day that they have prophesied in the name of God and they have cast out devils and they have done many wonderful works. Huwag nating iasa, mga kapatid, ang ating kaligtasan dyan sa ating mga ginawa sapagkat mayroon pa pong dagdag. Then will I profess unto them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Ang ibig sabihin ng Panginoon, I don't accept you. Pero kilala sila ng Panginoon na sila yung mga gumawa ng mga wonderful works na yon. Nangaral sila sa salita ng Diyos. At sila, mga kapatid, ay nag-pray over sa mga may sakit, nagpalaya sila ng mga demonyo. Alam ng Panginoon yon. But ang sabi ng Panginoon, I cannot accept you. Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, depart from me. You that work iniquity. Now, take note the word doing iniquity. What is iniquity in Tagalog? It is katampalasanan. Now, dito natin, mga kapatid ko, sipiing mabuti at atin pong pag-aralan kung bakit po sinabi ng Panginoon na hindi ko kayo matatanggap, hindi ko kayo kilala. Umalis kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Ano kayang ibig sabihin ng Panginoon dito? Paano nakagawa ng katampalasanan itong mga tao na ito na nangangaral naman ng Bible, nagpapalayas naman ng demonyo sa pangalan ng Panginoon Kristo, nangangaral naman at gumawa ng mabuting mga gawa at mga wondrous works, mga kapatid? Bakit po hindi sila kinoconsider ng Diyos at hindi sila matanggap ng Panginoon? Bagko sinabihan sila na lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Katampalasanan. Ano kaya itong katampalasanan na Jesus is referring to? What is it? Ito. What did Jesus mean in Matthew 7:23? Yan na ngayon. Na depart from me, ye that work iniquity. Linawin, kapatid, para may paliwanag mo rin ito sa kung sino mang magtatanong at magiging malinaw dapat sa iyo, pati sa iyong family. Importante ang sarili mo at importante ang pamilya mo. Amen? The Lord Jesus was referring to unforgiven individuals. Ang Panginoon ay tumutukoy doon sa mga hindi po napatawad na mga tao. Sila po'y nangangaral, sila po'y gumawa ng mga mabubuting gawa, ginamit nila ang pangalan ng Kristo, kaya lumayas yung demonyo, ginamit ang pangalan ng Kristo, pero sila mismo hindi pa napapatawad. Who have not yet received the remission of sins? Hindi pa nila natatanggap ang kapatawaran ng kanilang kasalanan, mga kapatid. Sabi nila, nagsisisi na ako. Yes, nagsisisi ka. Pero is that the right step that the Lord Jesus told His apostles? Is that the proper way na ginawa ng mga apostles, mga kapatid? Mayroong scripture po para dyan. Now, tingnan nyo. How can a person receive the remission of sins? Paano po ang mga tao makatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan? Makikipagtalo ka ngayon, ang ibig mong sabihin, tawagin mo akong hindi pa napatawad. Yes, hindi ka pa napatawad. Hanggat di mo matatanggap yung kapatawaran ng kasalanan ng Diyos, mga kapatid ko, hindi ka mapapatawad. Bakit? Eh, nandito tayo sa dispensation of grace, mga kapatid. Ang provision po ng batas ng Panginoon sa panahon po ng biyaya, dito po sa panahon ng dispensation of the Holy Spirit and the Church, mga kapatid ko, sa grace ng Panginoon, iisa po lamang ang kaligtasan.
na dapat sundin natin. Pag hindi natin nasunod, hindi ka maliligtas. Paano ka makapasok sa langit, hindi napatawad ang kasalanan mo? Kung kaya sinabi ng Panginoon, katampalasanan yung ginagawa mo. You are acting to be like a person who have been forgiven, where hindi naman totoo. Fake ka naman. Nangangaral ka ng ibanghilyo, pero ikaw mismo ay ayaw sumunod. Hindi ka ba nahihiyan yan? Kaya sa Panginoong katampalasanan yun. Because, kung ikaw nga mayroong anak, kalimbawa, I'm so sorry ha. Sorry. Pero ako, turo ko talaga ito mga kapatid, maging sa mga anak ko, na huwag ninyong bastusin yung babae. Pakasalan ninyo bago kayo gumawa ng yung sexual intercourse ba? To make it short. Pagka ginawa ninyo yan, kabastusan yun, masyado yung karumaldumal at parang hindi ka tao, higit ka pa sa baboy. Bakit? Gumalaw ka ng babae nang hindi kakasal. Ang ibig sabihin noon, baboy ka. I'm sorry, pero mga kapatid, in the Bible, that is also like that. You profess to be preaching the gospel, but you yourself are not forgiven. Hindi ka pa pinatawad ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, kahit ano pang ginawa mo in that day, surutin mo ang Panginoon, singilin mo ang Panginoon, gumawa ako, Panginoon, ng mabuti, nagpinsa ko ng pangalan mo, nagtuturo ko ng Bible, sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka sa harapan ko, ikaw manggagawa ng katampalasanan. Kulang lang, tadya ka ng Panginoon, Wala man akong magagawa, mga kapatid, kasi in my mind, reasonable yon bilang tao. Reasonable sa tao eh. Bakit mo ako pangunahan eh? Gusto ko. Yes, gusto ko. Gusto mo. Pero hindi gusto ng Diyos. Now, tonight's message is how to enter into the kingdom of God. Lang haspihin ko ito. Tatapikin kita na. Pwede lang brother kasi magkaibigan naman tayo. Wala pong ganun sa langit eh. Right now, I am the prophet of God and I am obliged to tell the truth or else I'll die. Maniwala ka ng ganun. Ikaw naman din, kung hindi ka maniniwala, wala akong magagawa sa iyo or else you die also. Take note, may mga bagay na minsan lang dumarating sa buhay ng tao at hindi na mauulit pa. Let this message tonight, kung ikaw ay totoong tao ng Diyos, makinig kang mabuti sapagkat baka bukas huli na. How can a person receive the remission of sins? No. Please refer to Acts 2:38. Ang sabi diyan sa Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. Malinaw, di ba? Para sa ano yung bautismo in Jesus Christ's name? For the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan po. Now, kailangan ba ang rebaptism in water? Kailangan bang magpabautismo muli sa tubig? Ha? Kasi sabi nila, basta maniniwala ka lang, bautismado na ako Binautismo na ako dati. Ang tanong doon, tama ba ang bautismo mo? Kasi napakarami pong klase ng bautismo, mga kapatid Now, tingnan mo ito. It came to pass in Acts 19:1-12, came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding a certain disciples. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Now take note. Ang ibig mo sabihin, si John the Baptist, fake ang baptism? Huwag ka! Original ang baptism ni John the Baptist. Nobody can match the baptism of John the Baptist. He was the only person who baptized the Lord Jesus. Amen? So, tingnan natin mabuti mga kapatid yung takbo po ng mga pangyari. Because ang sabi po ng mga disciples nito, they were baptized by the baptism of John. Praise the Lord. Verse 4 din said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. Para sa ano yung baptism ni John?
baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Ito, tingnan mo. Mga disipulo ni John at nabautismo na sa bautismo ni Juan, inulit po ni Pablo ang bautismo. Bakit kaya? Ang ibig ba sabihin, dinispice ni Pablo ang teaching ni John, ang bautismo ni John? Sabi niya siguro, walang kwenta. Hindi naman, ganun mga kapatid. Malalaman natin dito sa ating pag-aral kung bakit. Sa 6, when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them and they speak with tongues and prophesied. 7, and all the men were about 12. 12 mga kapatid. Bakit kaya? 12. Kasi mga kapatid, marang G12 no? Gaya-gaya, si Jesus Christ tumawag ng 12 apostles. Ito mga disciples ito, 12 din sila mga kapatid. Siguro mayroong gumagawa ng 12 apostles din niya. Ah, okay naman mga kapatid. Eh, delegation of authority yun. Pero dito, nakita natin na yung mga binautismuan po ni Juan ay binautismuan po muli ni Pablo. Bakit po? Question. Question kapatid. Jesus Christ was baptized in water by John the Baptist. Tama po? Was the baptism of John the Baptist wrong? Hence, these disciples of John were rebaptized by Paul. Ang bautismo daw ba ni Juan ay mali? Kung kaya inulit ni Pablo? Ang sagot mga kapatid, kasi sabi ito, what a very good, qualified, outstanding, stunning, and remarkable question. Napakagaling na tanong. Karapat-dapat na tanong. Mataas at tanong ng matalino. At nakakagitla na katanungan. At talagang masyadong mataas at kanghanga na tanong mga kapatid ko. Kung fake ba ang bautismo ni John dahil bakit inulit po ni Pablo ang pagbautismo doon sa kanyang mga disciples. Matthew 3:13-17, then comes Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. Si Jesus mismo pumunta kay John. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of you, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now. Hayaan mong mangyari ito ngayon. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. Sapagkat kinakailangan natin pong tuparin ang buong katuwiran. Then he suffered him. 16, and Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. 17, and lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, what was the water baptism of Jesus for? Para sa ano po yung water baptism ni Jesus? According to the Lord himself, who said it? Para daw sa ano yung kanyang bautismo? Siya mismo nagsalita kung para sa ano yun. Answer. Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to what? To fulfill all righteousness. Para po ganapin ang buong katuwiran. Sa panahon ni John, matuwid na magpabautismo ka kay John. Amen? And so because Jesus was there, it was necessary for him to get baptized to fulfill what is reasonable, what is righteous. Ngayon ba, bautismo ka pa sa bautismo ni Juan? Wala na si Juan eh. Ano, hukayan mo si Juan? Okay. Explanation. The water baptism of John was to fulfill all righteousness. Tama? While the water baptism in Acts 2:38 is for the remission of sins and receiving the Holy Ghost. Now, alin sa dalawang bautismo ang nabautismuan ka dito? Sigurado akong wala. Hindi ka nabautismuan doon kay water baptism ni John? At swerte kung ikaw yung nabautismuan dito sa water baptism ng Acts 2:38. Maswerte yung mga nabautismuan sa Acts 2:38. Pero kapatid ko,
Kung ikaw ay binautismuhan in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, hindi ka pa bautismado. Nagpapahiwatig ka pa lang. Sobra namang tahasan yan, Pastor? Yes. Now, unawain mo mabuti na si Jesus Christ dyan hindi makasarili. Ang sabi niya, go to into all the world and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name. Sa alin sila bautismuhan? Bautismuhan ba sila sa Ama? Bautismuhan ba sila sa Anak? Bautismuhan ba sila sa Espiritu Santo? In the name ang utos. Bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama. Hindi si Jesus Christ sabi noon, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ko sapagkat ako ang Ama, ako ang Anak, at Espiritu Santo. Hindi na sinabi ninyo, hindi siya makasarili mga kapatid. At hindi pa nagaganap po yung kaniyang gampanin dito sa lupa mga kapatid sapagkat buhay pa siya noon, hindi pa siya napapako sa cross. Unawain po natin at hindi po tayo dapat na mag-isip mga kapatid na ang Diyos ay tulad sa pag-isip natin. Jesus Christ was not yet nailed to the cross. He was not yet buried. He was not yet resurrected mga kapatid ko. Kaya hindi niya maaaring sasabihin na yung pangalan ganon. Pero nagpahiwatag siya, ang sabi niya, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isipin natin mabuti kung alin yung pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dapat po ganon. Now, conclusion. Bilisan lang natin mga kapatid sapagkat marami pa tayong dapat gagawin. 1 Corinthians 2, 1-16. Brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. Si Pablo ito mga kapatid, kasi bulol yan si Pablo eh. Bagaman abogado siya, pero bulol yan, hindi yan siya mahusay manalita. No? For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Thou, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. Yung di tayo nagsalita mga kapatid ko ng karunungan lang ng tao dito sa lupa mga kapatid na mga talagang marunong mga professor, mga doctorate mga kapatid ko, matatalino sapagkat nauwi lamang po sa wala po yan. Pag namatay sila, tapos na yung kanilang wisdom. But we speak the wisdom of God in mystery. Sinasalita doon natin mga kapatid yung karunungan ng Diyos na misteryo, no? Yung hindi masayod sa kaisipan. Even the hidden wisdom, yung tago po na karunungan, which God ordained before the world unto glory. Oh? It which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, eye has not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. 10, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that ye might know the things that are freely given to us of God. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. Take note, 14. But the natural man receive not the things of the Spirit of God. Remember, if you will use your natural man's mind, you cannot receive these things. Why? For the things of God are foolishness unto the natural man. Neither can he know them. Why? Bakit hindi maintindi ng tao ang salita ng Diyos? Why? Because they are spiritually discerned. If you approach God with your wisdom, if you approach God with your feelings, if you approach God with your emotions, lugi ka kapatid. Because the natural man does not receive, won't receive the things of the Spirit of God. Ito para sa ating katauhan, sa ating pagkatao, mga kapatid ko, foolishness, kalukuhan. At hindi niya ito maintindihan sapagkat ang salita ng Diyos
ito po ay spiritually discerned. Kaya ang daming nagmamarunong, nangangaral na ng ebanghilyo kasi graduate na ng Bible school, pero hindi naman napatawad ang kasalanan, hindi pa nabautismuhan, hindi napatawad ang kasalanan, mga kapatid ko, at hindi pa nakatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. How can they be able to understand the Word of God? They will understand this by their own mind bilang tao. Eh, porque yung abogado, mga kapatid, lisensyadong abogado na, kaya niya nang magturo ng Bible. Ay, very easy lang yan. Nagtuturo nga dyan yung hindi hasa sa university. Ako pa, taga-Harvard ako, taga anong university ka nang galing. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, the natural man receives not the things of the Spirit. This is foolishness to him. And he cannot understand this because the word of the Lord are spiritually discerned. Amen. So you've got first to be forgiven. All your sins must be forgiven by God. And second, you must receive the gift of the Holy Ghost para po magkaroon ka ng forgiveness at hindi ka titingnan ng Diyos na tampalasan, kasi ang tao na hindi pa napapatawad, marumi, hindi pa nahugasan eh. Diba? Amen po, mga kapatid. Sobrang sakit nitong salita na to. Pero kung gusto mo talagang maligtas, eh dapat balatan mo yung pride. Tanggalin mo yan. Kasi hindi ka naman maligtas sa pride mo na yan. Sige ka, maghanap ka. Kahit saan ka maghanap, iisa lang ang salita ng Diyos. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, sumunod ka sa kanyang salita at magpakumbaba ka. Remember si Naaman sa Old Testament, mga kapatid? Di ba, general yun? Captain o mataas na sundalo, mga kapatid ko? At nung lumapit doon sa propeta ng Diyos, ang propeta ng Diyos, sinabi ng Diyos na doon siya dapat maglublob sa, ano, sa ilog ng Jordan na napakarumi. Sabihin siguro ni Naaman, eh, bakit doon ang dumi? Hindi na lang ako ilublob doon sa swimming pool na mayroong yelo. Hindi, you have to lower yourself, humble yourself, and then accept that you are a sinner. At ikaw ay dapat po na tumanggap po sa Panginoon Kristo sa tubig, sa bautismo sa tubig, para po mapatawad ang kasalanan mo at iyong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. At kapag natanggap mo na ang kapatawaran, natanggap mo na ang Holy Ghost, kapatid ko, sabi ng Panginoon, no one can see the kingdom of God except you be born of water and of the Spirit. You cannot enter into the kingdom of God and you cannot see the kingdom of God. Pero kapag ikaw ay mapanganak na sa tubig at sa Espiritu, mabubuksan na yung isipan mo, mabubuksan na yung mga mata mo, mabubuksan na ang iyong puso at napatawad ang kasalanan mo, kapatid, mabubuksan din po ang karan ng langit, and then you will see the kingdom of God. 15, but he that is spiritual judges all things, yet he himself is judge of no man. For who has known the mind of the Lord that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Tayo, na mga nabautismo na sa pangalan ni Kristo, mga kapatid ko, sorry, baka sabihin nila, ay, sobrang mga mapapagtas ng mga tao na yan, nagbubuhat na kanila ng mga bangko. Wala man ka tayong magagawa, kasi ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, those that have been baptized into Christ have put on Christ. Kaya nga, kung gusto mo, wala pong babaan ng ego. Lahat tayo pag sumunod, pare-pareho tayong tatanggap. Wala naman ditong tinatangi. Hindi naman amin to. Hindi naman kanila to. Ito po ay sa Bible mismo. Na kapag susundin mo, matatanggap mo yung tunay na kaligtasan. Okay. Luke 24:45. Then open he their understanding that they might understand the scriptures. See? Pag hindi talaga ng Diyos buksan ang isipan ng tao, hindi mo talaga maintindihan ng Panginoon. It takes God to be the one to open up your understanding, kapatid. At hindi naman mahirap po intindihin. Kailangan lang sumunod tayo sa unang step. Ang sabi diyan, believe in the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved in thy house. Paano mag-believe? You believe that He is God and He is the Savior, di ba? Tama ka na diyan. You profess, you prayed, Lord, I accept you as my personal Lord, God, and my Savior. That's it. First step. Pero you have to go down to the water and get baptized in the name of Jesus Christ para po mapatawad yung kasalanan mo. At tatanggapin mo ang kaloob ng Holy Ghost. Di po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Nakakaiyak, kapatid. Ako, nagmamatapang lang ako sa harapan mo magsalita ngayon.
Pero ang totoo noon, yung puso ko nadudurog na kung paano na higit ka pa sa aking kapatid, higit ka pa sa aking anak, higit ka pa. Minsan sabihin natin, higit ka pa sa akin, sarili, gusto kitang maligtas, gusto kitang buksan ng Diyos yung iyong isipan at iyong puso para matanggap mo yung totoong kaligtasan. Iisa lang ang buhay. Tomorrow might be late. Alam ko na maaring nagagalit yung ipin mo, nagagalit ka sa akin sapagkat sinasabi ko sa iyong totoo. Masakit ang katotohanan, brother. Masakit ang katotohanan, sister. Pero ano magagawa natin yung katotohanan? Hallelujah. Sa John 10:26-27, but you believe not. Kaya hindi ka niniwala. Alam ko bakit? Because you are not of my sheep. Oh, kita mo, saan mga hindi maniniwala nito, mga kapatid ko, hindi sila sa tupa ng Panginoon. Ang panagsasabi sa akin YouTube, kulto daw ang aking turo, kulto daw. Paano maging kulto? 100% na sa Bible ng mga kapatid ko. Eh kung baliktarin natin, baka magagalit naman sila. Ah, so, while there is your time, hindi ako titigil na mangangaral po nito mga kapatid. This is the only way to enter into the kingdom of God. Maaring nag-capitalize na sila doon sa gitna na, pero hindi pa sila nakapasok mga kapatid ko. Now, anong sabi ng Panginoon dito? My sheep hear my voice. Kakilala at dumidinig ang aking mga tupa sa aking tinig, and I know them and they follow me. Nalalaman ng Diyos at sumusunod yung mga tupa niya sa Kanya. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Hindi daw po maliligaw mga kapatid, mga tupa ng Diyos, bagkos bibigyan sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Sa Matthew 7:13-14, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and many there be which go in thereat. Minumungkahi sa atin mga kapatid na tayo magsipasok doon sa makipot na pintuan ng Panginoon at sa Kanya pong makipot na daan mga kapatid, sapagkat maluwag po ang daan at madali po ang daan doon sa kapahamakan, pero makipot ang daan papunta po sa kaligtasan ng Diyos mga kapatid, sa kaharian niya sa langit, at kaunti po ang nakakasumpong nito. Subalit, napakarami pong tao na gusto po ng madali lang. Kaya, praise the Lord, di bali pong mahirap sa Panginoon, pero this will lead us to be able to enter into the kingdom of God. Because straight is the gate and narrow is the way which leads unto life, and few there be that find it. So ngayong gabi, ikaw po ang mamimili. Ibibigay ko sa iyo ang pagkakataon na iyo pong timbangin. Alin ba ang totoo? Yun bang magpaliban at aayaw? Wala namang mawawala sa iyo kung tanggapin mo. Nasa Biblia naman lahat yan. Hindi ko naman doktrina yan. That is not my organization's doctrine. Hindi. You can find it 100% dito sa Bible, kapatid. And then, wala pong ibang layunin yan kung hindi ang ikaw ay maliligtas, na ikaw ay mag-qualify po para pumasok sa kaharian ng Diyos. Wala pong sinasabi ditong mali ka, ang mayroon ka lang kulang. Naniniwala ka na, kaya nga nakikinig ka ngayon eh. Oh, kaya nga nakikinig ka ngayon kasi tama lahat ng ginagawa mo. May pagmamahal ka na sa Diyos. Pero kulang man kapatid. Alang nga namang habulin ko yung mga tao doon, hey, maniwala kayo, makinig kayo. Eh, ikaw na nga itong nakikinig ngayon eh. Kaya kung medyo may kulang ka pa, hallelujah, praise the Lord. May telephone tayo, and right there sa Facebook na yan, pwede kang kumuntak sa amin. Maniwala ka, kahit COVID ngayon, kahit may quarantine ngayon, kung sabihin mo na magpapabautismo ka, gagawa ako ng paraan para ikaw ay makakatanggap ng bautismo, sapagkat mahalaga po ang kaluluwa. Si Jesus Christ, kahit na sabat mga kapatid eh, gumawa siya eh. Ako pa kaya hindi nagagawa. Susungin ko mga kapatid, kahit ako ay senior citizen, talagang gagawa ko ng paraan para mabautismo ka, sapagkat napakahalaga mga kapatid ng isang tao para sa Panginoon. Baka sabihin mo, ah si pastor, gusto maging member ako. Ano pa? Mayroon pa bang mimuro-mimuro ngayon? Nakita mo nga, wala na ngang simba. Di ba? Kaya ko lang ginagawa to. Isang pagmamalasakit, mga kapatid. Sabi nga ng isang pastor, Pastor Dan, bakit ka patuloy niyang angaral? Wala namang bunga yan eh.
Malay mo, walang nakikinig sa'yo. Sabi ko, mabuti na yung nagsasalita ako ng katotohanan, baka may makinig, kaysa naman hindi ko magsasalita, na baka mayroong gustong makinig, walang mapakinggan. Di ba? So mga kapatid, praise the Lord. Alam ninyo, minsan, nagising ako ng alauna ay medya ng madaling araw, binuksan ko po yung Facebook tsaka yung YouTube. Mayroon po doon gusto makipag-chat sa akin. Sabi ng ganun, Daniel Cotar, ikaw ba itong Pastor Daniel Cotar na nagsasalita? Sabi ko, yes. Why? Sabi niya, grabe pala. Hindi mo ba alam na ako ay kamag-anak mo? Sabi ko, anong pangalan mo? Sabi niya, ako si Boy Lucina. Sabi ko, Boy Lucina. Mayroon akong pinsan na Boy Lucina, pero ang pangalan nun, Osias. Sabi niya, ako yun! 43 years na kami hindi nagkikita. Sabi niya, pinsan, naku, talagang tungtuwa ako. Kasi po yung turo na hinahanap ko buhat ng bata ko, kasi yung ating lulu bago namatay, sinabi, may turo daw ang iisang turo. Yan lang daw ang turo talaga. Sabi ko, nasaan ka ngayon? Sabi, nandito ako sa Cebu. Ang kapatid, kita mo yun. Eh kung hindi ako nangaral, hindi niya mapakinggan mga kapatid. So, nasa iyo, if you turn this down, you did not turn me down. Hindi ako ang iyong inayawan. Pero, yung Panginoon na aking dinidil sa iyo, eh kayo nang bahala mag-usap. Basta, sa harapan ng Diyos, pag ikaw ay dumating doon, magtatanong ang Panginoon sa iyo, wala bang nangangaral sa iyo? O, kita mo na yan. Wala bang nagtuturo sa iyo? Timbangin mo, kapatid, sapagkat hindi na ngayon relihiyon ang importante. What is important now ay yung totoong kaligtasan. Makakapasok ka ba sa langit o hindi? Yan ang tanong. Baka pagdating ng araw, sabihin, Panginoon, naglingkod naman ako sa iyo, nagbasa ako ng Bible. Nagpipray naman ako, nagbigay pa ako ng pera. Sabi ng Panginoon, sorry, wala kang pangalan dito. Hindi pa napatawad ang kasalanan mo. Ikaw muna. Totoo ba talaga na ang Diyos hindi umunawa? Yan ang pag-usapan nating mabuti. Kasi ang iba, gusto nila ang Diyos ay considerate. Bakit pa i-consider ng Diyos yun na nagbigay ng ASEAN, ng reglamento? Pumunta ako sa bangko, mga kapatid ko, yung cheque po, 1,826,000 pesos, binigay sa akin, dinala ko sa bangko. Ayaw man ang bangko tanggapin. Sabi ko, bakit ho? Sabi niya, okay po, Mr. Cotar, wala pong pirma. Nino, yan po si Mr. Kwan, wala siyang pirma. Naku, ang bangko pala. Nandoon yung pangalan, Mr. David blah blah blah. Pero wala siyang pirma, mga kapatid. Hindi tinanggap, sayang yung 1,800,000 ko. Wala akong magagawa kung hindi puntahan talaga siya, mga kapatid. Gumastos akong malaki, kumausap ng tao, para lang po yung cheque mabalik sa kanya para mapirmahan, mga kapatid. Di ba? Like that, ang Panginoon nagbigay na po ng kanyang kautosan nito, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Dalawa yan. Pag nibautismuhan ka sa tubig sa pangalan ni Kristo, mapatawad kasalanan mo at tatanggapin mo ang kaloob ng Holy Ghost. Sana po, malinaw tayo. Kung ano man yung hinanakit mo sa akin dahil masakit ako magsalita, hindi ko ihingi ng tawad. Talagang sadyang ganun. Hindi nagkamali ang Diyos na ako'y tinawag kahit ang aking pananalita ay maragsa. Hindi siya nagkamali. Maragsa lang ako magsalita, pero puso ko malambot. Tinatahanan nito, mga kapatid, ng kalambutan po ng biyaya ng Diyos. Kaya sa pag-ibig ng Diyos, harinawa na ikaw ay makapag-isip kagad na hindi pa maging huli ang lahat. Get baptized in the name of Jesus Christ. Contact us. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lahat ay tumayo. Manalangin tayo. Aming Amang Diyos, sa muli, Panginoon, ako po ay lumalapit sa iyo upang iyo pong pagpalain ang bawat isang nakinig.
At yung hindi pa po nababautismuhan sa iyo pong pangalan sa tubig, na sila ay makapag-desisyon na habang may panahon pa, Panginoon. Sa lalong madaling panahon na kanilang tanggapin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo. Lord God, tulungan kami at bigyan kami ng anointing upang amin po, Diyos, na maipakalat ang iyo pong banal na salita na mayroon pong kapangyarihan. At ito po ay mapunta sa mga tao na handang mga puso. Mga taong tunay, Panginoon, na may pagmamahal sa iyo. Mga taong naghahanap po ng katotohanan. Mga taong gustong pumasok po sa kaharian ng Diyos sa langit. Ama, pagpalain mo sila na nakikinig ngayon. At aking dinadalangin, O Diyos, na minsan pa at sa muli, hallelujah, kausapin mo ang mga taong ito. Buksan ang kanilang isipan, hipuin ang kanilang puso, and allow them, Father God, to once more think about it and be able to understand by your help. Panginoong Jesus, hallelujah, sa iyo po ang lahat ng kalulatian at akin pong inaalay sa iyo ang prayer na ito para po sa bawat isa na handa po, Panginoong Jesus, na tumanggap sa iyo at magpabautismo sa tubig sa iyong pangalan upang ang kanilang kasalanan ay mapatawan at kanilang tatanggapin ang gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng kalulatian ngayong gabi. Sama-sama ka namin, Panginoon, na pinupuri at sinasamba sa ganap ng Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo lagong higit ang gawain ito at ang bawat isa, Panginoon, na sumusuporta nito. Lord God, sila na mga nakikinig at sila, Panginoon, na sumusubaybay. Lord God, sama-sama po kami. Hallelujah. Na nagluluwalhati at nagtataas ang dakilang pangalan ngayong gabi at pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang ang tunay na Diyos at wala nang iba. Sa amin po, Panginoon, ang iyong biyaya at mga pagpapala, at amin namang inihandog sa iyo ang aming tao sa puso na pagsamba at ang aming pupupuri. In Jesus' mighty name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, magandang gabi po at inanyahan kita na makiisa muli sa Biyernes po ng gabi sa ating pong prayer night. Hallelujah. And God bless us all. Hallelujah. Praise the Lord. More than this, my friend, he is the Son of Man.